Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, April 20, 2022. Kung mapapansin nga po natin, no, halos sa buong bansa ngayon ay nakakaranas, no, ng maalinsangang panahon. Dahil nga po yan sa ating Easterlies na umiiral, ito nga po yung mainit na hangin nanggagaling, no, sa Dagat Pasipiko. At kung makikita natin, ano, dito nga sa may parte ng Northern Luzon, makakaranas po tayo dyan ng mainit at malinsangang panahon. Kung makita natin yung mga may mga red spot, ito nga po yung mga posibleng makakaranas na mga maiinit, no, na lugar. So kung mapapansin nga natin dito sa may parte ng Northern Luzon at kasama nga po yung Metro Manila ay posibleng makaranas ng mga mainit na panahon. Hanggang dito po yan sa may Mindoro Province, may posibilidad na maranasan natin, ano, yung mainit na panahon. At mapapansin natin, ano, yung Easterlies, ano, nagdadala rin to ng ating pulupulong pag-ulan o yung mga isolated rain shower. Dahil nga kung mapapansin natin, ano, ito nga po yung hangin na tumatama po yan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito nga po yung mainit na hangin. So kung mapapansin natin dito, posible nga po na tuloy-tuloy po maranasan natin pa rin yung malinsangang panahon sa mga susunod pang araw. Subalit ayon po sa ating advanced weather forecast, meron tayong isang posibleng low pressure area na makakaapekto sa ating bansa. So kung makikita naman natin, ano, dito sa ating satellite image, dito nga sa may parte ng Northern Luzon, makakaranas tayo dyan ng localized thunderstorm. So posible pong maranasan dyan dito sa may parte ng Tugigaraw, Apari, sa may Lawag, sa may parte ng Bagyo, at maging dito nga po sa may parte ng Pangasinan. At kung mapapansin naman natin, ano, dito nga po sa may Metro Manila, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Asahan pa rin po natin yung ating localized thunderstorm. Sa may Bicol region din naman po, no, makikita natin maganda ang lagay ng panahon at maging dito nga po sa may parte ng Mindoro Province. Sa may Visayas naman, makikita natin maganda rin ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan. Dito po sa may parte, no, ng Mindanao, sa may Surigao City, may mga posibilidad po tayong pag-ulan na mararanasan dyan. Ito nga po'y panandalian lamang, pati po dito sa may Kabadbaran. At maging dito nga po sa may Cotabato, nakikita natin may mga posibleng pag-ulan. Dito naman tayo dumako sa may Palawan, makikita naman po natin, ano, may mga posibilidad na isolated rain shower or pulupulong pag-ulan dito nga sa may parte ng mga Batarasa. At dito naman po sa bahagi ng Taytay sa Palawan, ay magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin, by tomorrow nga makikita na natin, no, April 21, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng malinsangang panahon at meron na po tayong cloud cluster dito sa labas ng ating bansa. At pagdating nga po ng hapon, ano, ng April 21, makikita natin na nagkakaroon tayo rito ng posibleng low pressure area. At pagdating ng April 22, makikita nga po natin, ito na nga po, isa na po siyang low pressure area. At makakaranas pa rin po ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang malaking bahaging bansa. Pagdating naman po ng hapon ng April 22, makikita nga po natin, makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan dito sa may parte ng Mindanao. At meron po tayong isang posibleng low pressure area dito pa rin sa eastern section ng Mindanao. At pagdating ng April 23, makikita nga po natin tuloy-tuloy posibleng makaranas ng pag-ulan ang parte ng Mindanao. At pagdating ng hapon ng April 23, makikita natin, ano, tuloy-tuloy nga po na posibleng makaranas ng pag-ulan. At pagdating naman po ng April 24, makikita natin, ano, na posibleng nga po na nagkakaroon na tayo ng makakapal na kaulapan dito sa may eastern section ng Mindanao. At pagdating po yan ng hapon, makikita natin na posible pong makaranas ng pag-ulan dito pa rin po sa may Mindanao. At pagdating nga po ng April 25, magiging maganda na po ulit ang lagay ng panahon. At pagdating naman ng
hapon ng April 25, makakaranas po tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Halos sa buong bansa, no, may posibilidad na maranasan ito. May mga kalakasang pag-ulan dito nga po sa may Mindanao at sa may Visayas area. Pagdating naman po ng April 26, makikita natin, ano, meron po tayo, ito nga po, yung isang minomonitor natin na low pressure area dito nga po sa labas ng ating bansa sa eastern section ng Mindanao. At pagdating naman ng hapon ng April 26, so makikita natin na tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan dito nga po sa may Palawan, sa may Mindanao at dito nga po sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. At pagdating naman po ng April 27, makikita nga po natin na posible nga po yung low pressure area ay tumawid, no, dito nga po sa may parteng Visayas at magpapaulan nga po ito dito sa may Palawan, sa may malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at magkakaroon din po ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng hapon ng April 27, tuloy-tuloy nga po makakaranas po tayo ng pag-ulan. Mababa naman po yung chance ng low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa ngayon kung hindi po magbabago yung kanyang senaryo. Kung mapapansin natin, ano, yung low pressure area, dito nga po yan, lalabas po ulit dito yan sa may parte naman ng Sulusi. At mapapansin natin ang makakaranas ng pag-ulan dito nga po sa may Palawan. Tuloy-tuloy na pag-ulan mararanasan dito sa may Palawan. At ito nga po, ano, yung imomonitor natin pa sa mga susunod pang araw kung ano pa nga itong posibleng senaryo nitong nasabing sama ng panahon. Again, inuulit natin, ano, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito, no, dahil nga malayo yung range ng ating advanced forecast. Malaki pa po yung posibilidad na magbago itong nakikita natin dito sa ating data. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remit of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.